Spotify, di YouTube, subscribe to Submission TV. Hey guys, you better watch out, you better not laugh because you have to subscribe to Zoom Nation TV because, yeah, thank you. Hi guys, I'm Big Mac Anday. I'm inviting you all to please like and subscribe Zoom Nation TV. Thank you. Subscribe to Zoom Nation TV. Happy birthday. Guys, please like and share and subscribe the Zoom Nation TV. And good luck sa inyo guys. Guys, Ever Barbie here. I want all of you to head over to Zoom Nation TV. Subscribe, follow it, subscribe and do everything. Comment, notifications bell. And remember, don't comment below the bell. Yo, what's up? It's your boy. Welcome back muli sa Zoom Nation TV. And kasama ko na naman si Boss Dogs. And you know. Yeah. Yes, yeah, pare, sino ba ang okay ating guest ngayon? Tol, na-excite ka ba, Tol? Nandito ka na naman sa Zoom Nation TV, Tol. At may interview. As always. As always. So, Tol, itong interview kasi natin ngayon, hindi ko in-expect din na may interview natin siya ngayon. Pero natutuwa ako kasi napapanood ko siya dati, Tol. Ako din. Napapanood ko siya. Nakilala natin siya, ano pa siya chikiting. Parang ganon. Parang, oo. Child actor kasi siya no? Tapos, ano pa Tol sikat kasi yung ano niya, yung show, yung one time show niya din, Tol. Tapos, at the same time, sa commercial ko siya nakilala talaga. Ah, okay. Pumatok siya sa commercial eh. So, ang guest natin ngayong araw to, walang iba, kundi si BJ Tolitz. Wow! BJ Tolitz Forbes. So, si Forbes, no? So, pangmayaman yung ano, Forbes. Pero yun, para ano, no? Kikilalanin natin siya. So, actually, ready na siya to. Nandito na siya. So, imbitahin na natin, no? At masimulan na ang interview na to. Come and join. Let's go! Let's go! Hello, Idol. Hello, check. Hello, nagigilira ata sa camera. Yeah. So yun, boss, kasama ko si Boss Dogs. And yung isa kong partner talaga ito, kung nakikita mo, si Boss Gab. Absent to si Boss Gab eh. So si Boss absent Dogs, si Boss Dogs yung co-host ko rin na lagi na nakasama dito sa Zoom Nation TV. So yun, gusto ka namin i-welcome. Salamat sa pag-accept ng invitation namin. So yun. Ayos, pwede ayos. Pa-shout out yung mga Zoom Nation TV natin dyan. Ayun, mga ka-Zoom Nation TV, salamat sa pag-imbitan nyo sa akin kay Boss Eman at Boss Dogs, pati na rin kay Boss Gab, kahit absent ka daw. So, ayun, maraming salamat sa pag-imbitan nyo sa, ano ba, show nyo ba yan o trip lang? Sa vlog, sa vlog. Pero maraming salamat sa pag-ayaya. Ayun. Yun, thank you, boss. And yun, boss, subscribe din pala kayo sa channel ko. Yun! Ayan. Ay, channel mo, boss. I-mention mo na. Oo. Oh, oh. Ano lang, BJ Tolitz Forbes. Yun lang yung channel ko. So, hanapin nyo lang sa YouTube. Lalabas naman na yun. And subscribe and click the notification bell. Vlogger na vlogger eh. Nukala mo. Subscribe tayo, Idol. So, yun, Idol. Bigyan ka lang namin ng konting, ano, background dito sa ginagawa namin. So, we do interviews talaga sa mga different careers. So, may mga DJ, artist, or celebrity. So, halo-halo na eh. So, yun. Kikilalanin ka pa lang namin ngayon. Sige, dahil sige. Yun. Yan. Ready ka ba? Pwede ba na simulan? Pwede na. Actually, kanina, ano eh. Nanood ako ng konting videos nyo para may idea naman ako, di ba? Napanood ko yung kaya na kay M-Boy. Si Idol. So yun, no? Pwede na natin simulan. So ang una naming katanungan, yan.
Pag-usapan natin yung ano, boss, siguro yung pagiging artista mo before until now, and yung yun nga, yung sa, about sa vlog mo din, tsaka at the same time rapper, nagarap ka na rin, nagulat kami. Na napanood ko kasi ngayon, late na lang nito kasi December 13. Naglabas ka ng Di Mawawala. Grabe, tol, ang lupet. Kakapakinig lang rin natin kanina, di ba, boss? Oo, oo, oo. Wala tayong pagkinawa kung di mag-uman yan. Oo, grabe yung guys eh. Nag-trip lang din, nag-trip lang din. Galing, galing, galing mo dun, idol. So yun, idol, sa previous, ano, may, ano, baso, ano, idol, may show ka ba ngayon na, ano? Ngayon ang daming daming nag-aalok men, pero mahirap kasi di ba meron akong trabaho dito, public servant ako, bali ex-officio counselor ako sa Angono nice. Rizal. So syempre meron kaming session every Friday. Eh ang mga taping ngayon puro lock-in. Puro kailangan mag-stay doon syempre, di ba? Magpapa-swab test at hindi pwedeng magpabalik-balik kasi nga iniiwasan mag-spread yung virus. So hindi ko natatanggap yung mga offers, pero hopefully, di ba? Hopefully, makatanggap tayo kung sasang-ayon sa schedule at wala na tong pandemic na to. Pero last na show ko is yung ano pa eh, Sahaya. Sahaya. Yung huli kong ginawa sa TV. Sa GMA yan, idol, di ba? GMA, o. Yun, idol, yung ano naman, parang napansin kasi namin from child actor, medyo nagpahinga ka, tapos pagbalik mo, ang laki mo na. Sobrang, ang laki ng changes. So, ano nangyari doon, idol, parang nagpahinga ka ba? Hindi. Anong nangyari kasi noon, hindi naman ako actually nawala talaga sa showbiz. Medyo nag-transition, di ba? Alam naman natin, pag nagbibinata, nawawala. Tapos, sumabay pa nun yung ano, pimple outbreak ko. Sobrang daming pimples yan. Then, kung ano-anong, syempre, artista, trinay natin gamutin, aga sa lumala. So, yun yung main na naging problem. Kaya medyo nawala ako sa limelight, nawala ako sa showbiz. Pero besides that, nag-aral din ako. Although hindi pa ako tapos ng college, pero nag-aral ako. Siyempre yung high school, yung kasama dun sa paglaki ko eh. So nawala ako sa TV. And then, nag-try naman. Nag-try tayo bumalik. Pero mahirap kasi. Kasi wala naman ako network contract. So freelancer ako. Nagkaroon ako show sa ABS. Nagkaroon ako ng... Lagi ako sa ano dun eh. Maalala mo kaya. And then lagi nagkaroon ng show yung Pangako Sa'yo. Tsaka yung Ngayon at Kailanman. And then after nun, nagka-show ako sa GMA, yun nga sa Haya. Pero hindi naman nawawala, pero hindi nga lang naging tuloy-tuloy. Lalo na, nung tumakbo na ako ng SK at naging ex-officio counselor ako. Ayun, yung lalong hindi ako nag-active sa schedule, TV. Pero nagka-conflict na sa schedule talaga. Oo, pero nung syempre, hindi ako nakakatanggap ng shows, hindi, yung people outbreak din ako. Lagi ako nasa teatro. So, theater din ako. Continuous pa rin, idol. Umaacting ka pa rin pala talaga. Oo, ano yun eh. Passion yun eh. Kumbaga sa akin, hindi ko... Pati sa pag-rarap ko ngayon, men. And pati sa pag-ano, hindi na siya katulad nung iba na mag-aartista or nag-aartista or gustong bumalik sa showbiz na gustong sumikat, gustong magkaroon ng pangalan na talagang kilala ng lahat. Sa akin, hindi. It's more of a passion na lang ngayon. Kasi... hindi naman sa pag-ano, nung bata ako, kumbaga, naranasan ko na rin yung masyadong artista life. Kumbaga, dinakaanan mo talaga, idol, sumikat ka talaga. And for me, hindi siguro yun yung buhay na gusto ko rin. Mas gusto ko, ano lang eh, simple lang. Help me sila. Mas, lalo na nung nawala ako sa showbiz, na-experience ko yung tambay ganyan or yung mga tropa talaga. Mababago siya. Nakakapag-mola ko ng hindi, alam mo yun, hindi sa gabal. So, okay na rin sa akin. Okay na rin sa akin yung ganung career. So, okay lang. Ang daming ano, no? Adjustment na nangyari. No? Bravo. So, yun yung mahirap sa paano, pag bata nagsimula mag-artista. Yun yung naging, kumbaga, challenge din sa'yo. Kumbaga, ano kasi benefit at the same time challenge din. So, ano? So matinding ano, matindi pa lang maging ano, artista ng bata pa. Buti hindi tayo nag-artista, boss. Eh, ikaw man, ewan ko ba sa'yo, parang boss, ito si Boss Evan. Kung nag-artista kayo ng bata, eh, baka hindi ako naging tolis, baka natabunan ako ng Boss Evan at Boss Evan. Plus 5 to si Boss Evan. Hindi, si Boss Evan. Si Boss Evan ang ano yan, kategory niya. Para, tall, dark, and handsome yan si Boss Evan. Ama na, huwag mo lang baktuhan. Huwag mo lang baktuhan. Babalik tayo kay Boss Evan. Heartthrob na.
Ito naman. Pero sorry, cut ko lang to. Sa pag-rap naman, tol, paano mo siya pinasok? Bakit bigla natang, yun, nag-release ng track ngayon? Ano ba yan? Parang may bala ka bang, ano siya, going career din? Hindi, actually, ano siya, nagsimula sa sumusulat na ako ng spoken poetry noon pa. Kasi diba nung sumali ako sa Itbulaga, ang talent ko, tula. So, siguro, habang lumalaki, hindi naman natin iniiwanan yung nakahiligan ng bata eh. Habang lumalaki, yan, nagsusulat ako ng spoken word poetry. Tapos, mahilig na talaga akong makinig ng rap music kahit dati pa. Kahit yung mga Republican Records, mga gagong rapper, yan, mga pinapakinggan ko yan, diba? Showbaldi na, kahit yung artista ako ng bata. So, Showbaldi, nakita ko nga, in-interview niyo, tsaka si 60, eh, diba? So, ayun, and then, naging kaibigan natin si, ano, si MC Blaine. Naging kaibigan natin si Dropout. So, isa sila sa maging mga naging inspirasyon, siyempre. Para na influence, eh. Influence na rin sa'yo, kumbaga. Lalo na si Kuya Blaine, sobrang... Alam mo yun, nakaka-relate kasi ako sa mga stories niya, kung paano siya ganyan. Kasi dati rin siyang artista eh. Kasi Kuya Blaine, dati siya sa Batang X. So, nung nagkausap kami, medyo, sabi ko, eh medyo ano na rin ako eh, na tinatabangan na ako sa pagsusulat ng spoken word poetry. So, sabi ko, ba't di ko tuloy subukan mag-rap? Total, yun naman yung genre na pinapakinggan ko eh. Diba? Pinasok mo na siya sa beat, parang yung trame. Ang galing mo, idol kasi. Pero ano, pang-apat na kanta ko na yun. Nilabas ko na may video ngayon. Yung mga una, puro... Check na natin yung tatlo, idol. Check na natin. Yung isa, yung Subok. Yung isa is Tinig. Ang nag-produce nun, nung beat nun, si 8000. Tapos, yung isa ay Mahal. So, kasama ko yung asawa ko doon. Ako lang yung nag-kaliko-liko. Trip lang talaga. Hindi, ako yung, kinuha ko yung beat sa YouTube. Yung mga pero itong bagong labas mong ano, sino gumawa ng beat mo? Idol, ikaw lang. Hindi, ano lang yun. Free lang yun na nakuha ko. Ganda ng beat nga. Mula siya kay Ferino Beats. Na free niya naman, pinaalam ko naman sa kanya gagamitin ko yung beat. And then, ako na lang, nag-master, ako yung nag-record, ako yung ganyan. Galing, pero, galing. Hindi ko pa kasi kayang gumawa ng beat eh. Pinag-aaralan ko, pero... Pero idol, yun ha. Talag, ang ganda ng track, yung lyrics, saka yung sa beat tol, no? Halimo mo yung ano, salamat, combination. Salamat, papi. May ano tol eh, may, kumbaga, may future talaga, ano, na ako eh, may vibes talaga eh, good vibes. Sinaksakan natin ng multis yun, syempre, oh, makaluni tayo eh. Generation, no? Yung bloods. Yeah. Yung sa ano mo naman, idol, sa vlog mo naman, meron ka ba binubong content? Wala tol, kung ano lang ang nagaganap na gusto kong ipakita. Yun lang. Okay. Ako lang din nag-edit nun. It's all about toilets talaga, parang ganun. Kung ano lang ang ilo ko sa'yo. Gusto ko lang maging natural eh. Hindi, tulad nga ano sinabi ko, hindi naman ako nag-YouTube or nag-ano para i-claim ulit yung fame or kung ano man. Hindi naman, parang sharing na lang ako na bilang sa kung anong naging experience ko sa buhay. Yan so at least tol, nakikita ka pa rin nila, diba? Oo, yun yung mahalaga. Tsaka sabi ko nga dun sa di mawawala, hanggat mayroong isang naniniwala, eh magpapakita ako sa publiko, magiging public figure pa rin ako, diba? Siyempre, hanggat mayroong isang para mas maganda pa rin ganyan tol, yung sample tal, yun, para sinasample na, ano? Oh, sample naman ng rap, oh, sample yan, naman, yan, ba naman. Yung lyrics mo lang dun, idol, pwede ba? Dun ba, yun ba yung i-ano natin? Oo, pwede ba? Dun ba yung sa, ano, yung di mawawala ba? Oo, sa di mawawala. Baka pwede yung sample lang mo kami dyan. Live to, man, live! Baya pa rin tayo ng buong mundo. Paswerte, ang swerte natin. Oh, sige. Di ba first verse? Yan. Politiko na rapper, aba pwede pala, ugaling ghetto. Ginamit sa maganda, dati kitang katambayan. Ano, gulat ka ba? Alam mong una pa lang, ay wala tong kaba. Kaya kong sumabay kahit kaninong itapat. Adik na tambay man sakali na palaging kalat. O dalhin mo man ako sa mayamang pangkat. Sasabay kahit kanino at lahat sila'y gulat. Bakit? Ako mulat, libro ko'y nakabuklat. Danas maging salat, humakbang at humakyat. Unti-unting nakita ang daan ko sa mikiin. Inaral ng paglakad at humanap ng timing. Boss na nga ngayon, dating alaga lang ni Bossing, pero mga paanan na natiling nakalanding. Hindi man kagwapuhan, pero may dating. Hindi ka talinuhan, pero may galing. Woo! So, call Russo. Galing!
Talagang pinagpaguro mo kasi parang napansin namin sa lyrics talagang dinikit-dikit mo yung rhyming din. So sunod-sunod nga, no? Sakto lang, men. Siguro ang pagsusulat kasi ng kanta para sa akin, ano siya eh, it's an art being yourself. So yung rhyming hindi siya sinadyamin eh. Ginawa ko siya actually ano lang, dalawang araw, pero yung hindi yung dalawang araw na buo ah. Kumbaga parang isang oras nung unang araw, tapos isang oras nung pangalawang araw, tapos ni-record ko na rekta. Yun lang. Talent talaga tsaka skills yan. Pag may ganun. Siguro passion mo na rin kasi siguro. Kaya nabuo mo siya ng ganun kabilis din. Ano lang yun. Naglalaro ako ng Valorant. Tapos sobrang sabaw yung mga kakampi. Sabi ko, nagsusulat na lang ako. Ganun yun. So ganun pala siya. Ganun siya nabuo. Actually, meron pa akong naunang isulat na kanta bago yung Di Mawawala, pero hindi ko pa nare-release yung kanta na yun. Nauna kong i-release tong Di Mawawala. So, abangan na lang. Yun ang abangan. Okay, mag-collab na tayong tatlo, no? No? Di ba? Pagbigayan na tayo. Ang mangyari, it was written, mga ganyan. Pwede. Maganda yun, susunod kong i-ano na kanta. Susunod kong, ano kayo, dedicated ko yun kay Francis M. So, siyempre, sama natin sa Itbulagayan eh. Hindi pwedeng mawala ang legacy niya. Okay, sana kung nagkasama pa kay Lalo ngayon. Oo, oh, kung buhay pa siya nag-rap na. Kasi sobrang bait nun eh. Yan nga, speaking of Itbulaga, yung pare, mapabilang siya number one noontime show. Best variety show, kamon, buong bansa, mula Batanes hanggang Hulo, ang Itbulaga, alam niyo yan. Kamusta naman doon? Anong ano na sasabi ko? Experience, no? Yung experience. Grabing on, ano kasi, achievement eh. Bihira mga kapasit. Pero nito nilang nag-sync in sa akin yan, mga tol. Ano eh. Nung habang nandun ako, syempre, bata, hindi ko naman alam. Kumbaga, hindi naman ganun ka-big deal sa akin ng Itbulaga. So, pumapasok ako dun. Para ako naglalaro. Sobrang likot ko dun. Ginagawa ako playground yung studio. Mga ganyan. Si Bossing, nakailang pelikula kami. So, sobrang baby nila ako. Nakapag-travel din kami sa ibang bansa. Nakasama ko sila. Eh, pamilya yon men. Pamilya yon. Sobrang pamilya yon. So, until unti-untingin nawala. Pero, nitong bumalik ako, nag-guest ako sa kanila sa ano eh. Bawal judgmental nito lang. Pandemic na yun. October ata. September. Hindi ko na recall yung mismong date. Pero pagbalik ko doon, ganun pa rin naman yung pagtanggap nila sa akin. Lalo na sila Kuya Jose, ganyan. Solid yun, men. Ngayon ko nare-realize na kung gaano ako ka, ano, men. Gaano ako ka-blessed. Yes. Na bata pa lang ako at nakasama ako doon. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bumuo ng career. Nasa Itbulaga, nagsimula. Yun kasi yung iba dun eh. Yun yung, kumbaga, ang daming artista, ang daming ganyan. Pero, pag sinabi kasing batang Itbulaga ka, syempre, iba yung feeling. Iba yung, iba yung title kasi nga sa showbiz. Pag Itbulaga. Kaya kasi kahit sa masabihin, pag sinabi yung Itbulaga, alam na show talaga, noong time show talaga sa Pilipinas. Diba? Kahit hindi sa 7 nanonood, hindi pa tayo Itbulaga. Hindi pa tayo buhay, sikat na yan. Mismo. Until now, decades na eh. So, yun, sobrang Yun ang pinaka, kayamanan kung hindi talaga maalis. Na, kumbaga, naging parte ako ng Itbulaga. At thankful ako dun. So, sobrang sa lahat ng bumubuo ng Itbulaga. Sobrang thankful ako hanggang ngayon. Kung ano, idol, kung meron ka man, namimiss, na gusto mong balikan, ano yun? Bukod sa ex mo, yung ex mo, hindi naman namimiss na. Ay, hindi. May asawa na ako at masaya ako sa akin. Quiet. Eman, quiet. Namimiss ko sa showbiz industry. Nakakamiss yung pagiging bata. Hindi yun nakakamiss. Kasi iba yung
iba eh. Hindi mo iniisip yung competition sa paligid mo. Hindi mo iniisip na enough ba yung ginawa ko. Kung ngayon, hindi eh. Pagbata ka, lalabas ka sa stage, magiging makulit ka, magiging bibo ka, sapat na yun. Hindi ka tulad na pag grown up actor ka or artist ka, iisipin mo eh, di ba? Bawat gagawin mo, bawat ano. Kailangan lang, bilang adult. So, yun, nakakamiss magiging maging bata. Kahit sila naman siguro sa atin, yun yung pinaka namimiss, yung pagiging bata. Pero sa showbiz itself, hindi ko naman pwedeng mamiss yung pag-arte kasi umaarte pa rin naman ako. Hindi ko naman pwedeng mamiss yung pagpupuyat kasi andun pa rin naman ako. So, yan. Nakakamiss yung pagiging bata at nandun sa showbiz. Kasi syempre, baby ka ng lahat. No. Ultimo yung mga sikat na artista, baby ang touring sa'yo pag bata ka. Yun yung... Ngayon ba, idol, pag nakikita ka pa rin nila, parang ganun pa rin ba yung approach? Parang natutuwa sila yung dahil malaki ka na ngayon. Oo, oh, pero syempre, laki mo na. Ano lang, di ba? Hindi yung tulad dati na talagang, hindi nga dito. May mga differences na talaga. Oh, grown-ups. So, ganun talaga. At kung ikaw magkakapelikula, anong title ng movie mo at anong role or concept ang gusto mo? Amen. Parang same producer, no? Magkakapelikula, man. Kahit nung hindi pa ako kalbo, gusto ko nung mag-baby ama. Oh, malupit. Ayosin, bad boy, no? Bad boy, oh. Bakit anong inspiration mo dyan? Bakit baby ama? Unang-una, hindi pa ako nakakapag-kontrabida role. Yung medyo maangas na role, yung medyo nagkaroon na ako action, ng mga role na talagang, nagkaroon naman na ako ng action. Uh-huh. Pero yung iba kasi yung baby ama eh, iba yung dating nun, parang mga ano yan, asyong yan eh. So yun yung gusto ko. Pero kapag action naman na ako, pero yung kontrabida talaga na yung dating eh maangas at ano eh, gusto ko namang ipakita yung side na yun kasi nakikita sa TV puro iyak-iyak, puro madrama, eh hindi naman ako ganun sa totoong buhay. Parang mas madali mo siya ma-apply kung yun yung role, parang ganun. Bilang artist, mas malalaro ko yung art sa kung paano ko bubuin yung character, man. Yun siya kasi malawak eh, di ba? Hindi ka tulad pag mabait ka na caring, yun na yun eh. Hindi ka tulad pagka medyo bad boy ka. Marami kang malalarong emosyon, marami kang malalarong pinanggagalingan. Yun. So siguro sa akin, ano siya, role na makakapagbigay ng fulfillment as an actor. Yun. Siguro i-revise ko yung question, idol. No? Saan ka naman pinaka nahirapan na role? Siguro parang ayaw mo or talagang challenging sa yung role na yun pag yun yung binigay siya. Bading. Hindi mo pa na-try idol mag-ganon role? Hindi ko pa na-try man eh. Tsaka feeling ko hindi bagay sa ano. Ewan ko. Pero nag-audition ako at some point sa isang ganyan. Ayan. Tapos meron naman ako dapat magagawa na ganyan, indie. Mm-hmm. Tapos, ano, magkakaroon ng scene sa lalaki, syempre, di ko tinanggap, man. So, di mo kaya talaga. Pain, man. So, doon yun yung challenging ako, man. So, yun po. No. Okay. Okay na. Let's move forward. Let's go. So, yun na lang, idol. Kung ano naman, kung siguro ito, sa mga viewers natin, ano yung pwede mong ma-share o ma-advise sa mga, yun, babalak maging child actor ngayon, nagsisimula pa lang, or may balak naman pasukan yung mundo ng showbiz? Advice ko, huwag nyo masyadong dibdibin. Kasi, hindi yan yung tunay na buhay. Kumbaga, pag naging artista ka, meron din yung angkat na responsibilidad, meron yung angkat na rules, boundaries, so kung anong pwede at hindi mo dapat gawin. Meron din yung kumbaga, disappointments. Mostly, magkakaroon ka ng disappointments on your way. At sa akin, tuloy nyo lang. Kung na yun talaga pangarap nyo, eh, sino ba ako para sabihing kaya mo o hindi, di ba? Ikaw lang sa sarili mo ang makakapagsabi niyan.
And hindi komo, hindi ka sexy, hindi ka gwapo, hindi ka ano, hindi ka na magiging artista. Hindi, maraming artista ang, di ba, ganyan. And nasa personality yan, and nasa pagsusumikap mo rin yan. Unang-una, kailangan mong makilala yung mga tamang tao. Pangalawa, kailangan mong alamin kung ano yung tamang galaw. Kailangan mong alamin kung ano yung, kasi aralin nyo yung papasukin nyo kasi marami rin nai-scam, di ba? Marami rin aalokin kapag artista, tapos mahirapan. Marami akong naririnig na ganyan. So sa akin lang, ipurso nyo na yung pangarap nyo at yung kagustuhan nyo yung natutupad. Hindi kayo nadadala o nalilihis ng landas. Para lang maabot yun, iba na yung tinatahak mong daan or ano. Keep focused on your dreams, kung ano ba talaga yan. And yun lang, huwag niyong dibdibin. Makuha niyo man o at hindi, at least sinubukan niyo. And hindi dyan natatapos ang buhay. Diba? So, yun, move forward. Yeah, Betol, alam ko, public servant talaga yung narinig kong nag-a-advise doon. Ang lubit doon eh. No? Nalalim na eh. No? Para talaga ako na-stack up ako sa akin. Gusto ko talagang pakinggan yung sinasabi niya eh. No? Wow. Pero yun, malaman kasi, no? So very meaningful yung acceptance, diba? Mga yung syempre yung kung yung outcome na kalalabasan, but at least you try nga yung best mo talaga, diba? So mga ang ganda ng message ni Idol. So yun, sa mga nagbabalak maging artista diyan, sa mga bata pa lang na yun na nag-aartista, so good advice yung ano binigay ni Idol, yung mapapakinabangan yung lahat. So yun, meron ka ba bang additional question kay Boss Tolit bago natin tapusin yung vlog natin? Wala na, dahil wala na siguro. Okay na. All good sa tayo. All good sa tayo. Yun, Idol, salamat sa ano ha, sa time mo, sir. Sa join sa amin, sa pag-share yun, sa stories mo rin, sa mga nangyari din. Abangan natin yung mga next niyang kanta, pare. Marami pang malulupit yan, no? Meron ka ba bang ano, gustong i-vlog, Idol, bago natin tapusin yung vlog? Yun lang, i-subscribe nyo yung YouTube channel ko, BJ Tolitz Forbes. I-stream nyo yung bagong kanta, Di Mawawala. And then yung Subok, yung Tinig, yung Mahal, lahat i-stream nyo yan. And marami pa ilalabas na kanta. Siyempre, panoorin nyo na rin yung mga vlog ko. Pinapakita ko naman doon, mostly pinapakita ko naman doon. Gusto ko ipakita kung paano yung pagiging ama. Mostly kasi ngayon ang vlog ko tungkol sa amin ng pamilya ko, ang baby ko, ganyan. And natutuwa rin ako sa bago kong tinatahak na buhay bilang tatay. Nakakabuo ng pagkatao, kumbaga. So, ayun. And sana ma-inspire kayo sa mga ginagawa kong videos. And manood din kayo sa Channel 4. Meron pa rin naman akong show doon, Lakbayin na Magandang Pilipinas. And abakan nyo kung magkakaroon tayo ng show sa TV. Malay nyo, may mga panood nitong interview na to. Gawan ako ng Baby Ama movie. Yun. Baka naman. Baka naman. Extra Tyron. Hindi kayo pwede mawala. Zoom Nation na naging daan. Yun. And yun, maraming salamat sa Zoom Nation TV. Sa lahat ng Zoom Nation, ano ba tawag niya sa mga ano niya? Mga Zoom Nation TV lang talaga. Mga ka-Zoom Nation. Okay, mga ka-Zoom Nation TV. Yeah. Ayan, subscribe nyo ako and sana supportahan nyo tong channel nila palagi-lagi dahil magandang platform to para makilala yung mga artist sa iba't ibang genre. At nakakatuwa rin dahil ewan ko, may budol ata to at hindi kagad nakakatanggi pagka inano nila. Iba yung dating sa mga ano nila. Iba yung karisma eh. Yeah. Salamat. So yun, maraming salamat and sana susunod, magkita-kita pa tayo, man. Idol, thank you so much. Thank you. Like, share, subscribe. Click here. Ayos na. Salamat. Thank you. Labas na ba ako? Mag-outro na ba kayo? Yo, okay na. Tagay na vlogger, Idol. Alam. Hello. Hi. Ito na, Idol. Salamat. Subscribe. Bye-bye you. Bye-bye. Yun, no? Dito nagtatapos yun. Maano, malaman, no? Oo, pare. Gusto ko sana may mga ibang pa kumakasa na blanco na ako sa kanya. Kasi yun, ganyan na mga sinabi niya rin sa
Wala, oh. Nakatawa siyang ano, makasama sa Zoom Nation TV. Napakayot. Swerte na naman to. Sunod-sunod na yeah. Pa. Sunod-sunod yung vlog eh. Lagi, lagi. Lagi tayong blessed, no? Oo, grabe. So, yun. Nagpapasalamat ko lahat to. Siyempre, number one kay Lord. Si God be all the way. Oo naman. So, yun lang. Sabi ko ano lang eh. Kasi, yun lang. Parang lagi tayong sinosurprise ni Lord sa mga magiging guest natin. So, nakakatawa. Na yun. Gusto nila mag-join sa atin. And yun nga, yung sabi ni Pastor, hindi sila nakakatanggi. So yun, nakakataba ng puso na makasama. Sobra. Saka ang pinaka-treasure kasi natin doon, Paul, yung mga advice. Lahat ng mga nagigis. Mm. So yun yung pinaka-gusto ko sa last part na pinapakinggan, Paul. Eh. Kung ano yung i-advise talaga nila. Na yun, kasi ano yung treasure sa atin yun. Eh. Kumbaga, ikabubuti rin natin kung yun yung tapat. Yeah. Hindi mo akalain na ganun ang mga masasabi ni Sir, no? Ano yan, Todd? Hindi ko malang natanong kung ilang taon na si Sir B, si Idol. Oo nga, no? Si Boss BJ Toilets, no? Ilang taon na pala siya. Hindi ko na kasi inano yung, ano, yung 10 questions. Kasi nga, since kilala naman din siya sa... Kahit sa mukha pa lang kasi, Todd, di ba? Mm. Yung mga tinanong na rin kasi natin sa kanya is yung mga... Ayan, about sa experience na sa pagiging artista. So, ano yung pinagkakabalan din yung ngayon. So, yun. Mga, pwede nating abangan. So, sa mga track na ilalabas niya, di ba? Pwede nating panoorin din yung mga video niya sa YouTube. Sa, yung sa mga vlog niya. So, yun. Supportahan natin si Boss Tolitz. Supportahan natin ang isa't isa. No? Yun, no? Supportahan natin si Idol dahil, yun, no? Magandang lupit ng mga banatan na binitawan niya. Boss Tolitz. Oo, para tayo na ipagpiltapan eh. Pilpawisan ako eh. Entindi. So yun, nag-enjoy ka naman ba, Boss Dog, sa oh, ating... Oo, pare, right? Sobra, I'm always... Malupit. Sarap mga ipagkwentuhan eh. So yun, huwag nyo na rin kalimutan na supportahan kami. So, i-like or dislike nyo na lang kung anong decision nyo. Like or dislike. Kasi yun, abangan nyo yung 120 seconds challenge ko. So, oh yun nga pala, no? Lalabas ko to, lo, sa Zoom Nation TV rin naman, so... Ako yun, tapos maghahanap, ilalabas ko na yung content din. Yun, abangan nyo pa kung sino yung mga susunod natin, guys. Basta don't forget to like, share, and subscribe. Tsaka abangan nyo palagi ang mga bawat ano natin, content, no? Marami pa yan. So yun, nakakatawa rin, no? Dahil meron tayong bukod kay Gab, yung co-host na natin, legit, Boss Dogs, yun, in the house, salamat. It's your boy. It's your boy, D-O-G-Z, Boss Dogs, you know? Man. It's your boy. So yun, abangan nyo pa kung sino yung susunod daming guys. So yun, tol, dito natin tatapusin ang ating vlog. God bless sa lahat. So, yeah. Peace out. Let's go. Out. Bye-bye.